Magiging bagong kapuso na nga ba? Ito ngayon ang naging usap-usapan online, ang paglipat ni Kuya Kim sa GMA Network. Ayon sa usap-usapan, isang daily program ang gagawin ni Kuya Kim sa GMA Network pero wala pa itong official na pahayag sa bago niyang magiging tahanan. Nag-umpisa ang pagiging TV personality ni Kim noong 1987 sa RPN9. Noong 2005, naging resident weatherman siya ng TV Patrol, ang news program ng ABS-CBN. Siya ang naging kapalit ng kumanaw na si Ernie Barron. Nang maging kapamilya siya ng ABS-CBN, nakilala si Kim bilang Kuya Kim at host ng Matanglawin, ang weekly science environmental educational program na nagsimula noong 2008. Naging bahagi rin siya ng noontime show na It's Showtime at morning program na Umagang Kay Ganda. May posibilidad din kaya na mapanood din si Kuya Kim sa 24 oras. Pero pwedeng-pwede itong mangyari dahil tulad ng madalas na sinasabi ni Kuya Kim, ang buhay ay weather-weather lang. Maaalalang kahapon nga, September 28, tinuna ng opening break bumper o OBB ng bagong programa ni Kuya Kim sa GMA Network Incorporated. Sakay ng kanyang motorsiklo, leather jacket, denim jeans, at boots ang kasuotan ni Kim nang dumating siya sa GMA Network Building sa Timog Avenue, Quezon City. Naganap ang OBB shoot ni Kim sa lobby ng GMA 7 kahapon. Samantalang hindi pa alam kung ano-ano ang mga bagong TV show nito sa GMA Network. May mga nagdudang fake news ang paglipat ni Kuya Kim sa GMA 7 pero sapat ng dahilan ang makita siya kahapon sa Kapuso Network compound at sa mga pahayag niya sa Facebook link to the B, September 28. Alam ko bakit napakaraming mga viewers natin ngayon, lalong-lalo na sa Facebook, kasi may mga kumalat na post tungkol sa mga gagawin ko daw sa mga susunod na araw, mga desisyon na gagawin ko sa mga susunod na araw, pahayag ni Kuya Kim sa kanyang Facebook link. Ipinahayag din ni Kuya Kim na dapat panoorin siya sa TV Patrol ngayong darating na Biyernes, October 1 sapagkat napaka, historical day, iyon at dito niya sasabihin ang lahat-lahat. Samantalang, inaasahan naman na opisyal ng magpapaulim sa TV Patrol sa October 1 si Kuya Kim, maaalulang ganito rin ang ginawa ni Ted Filon nang iwanan nito ang ABS-CBN at lumipat sa TV 5 noong September 2020 at sinundan naman nila Anthony Taberna at Jerry Baha na lumipat naman sa DZRH. Nauna nang nagpaalam si Kuya Kim sa management ng ABS-CBN, ang TV station na naging kapamilya niya sa loob ng halos 16 na taon. Ang opisyal na mga pahayag at pagsalubong ng GMA Network kay Kuya Kim bilang bagong miyembro ng Kapuso Network, malalaman natin sa mga susunod na araw at linggo.